Tinig sa gabi. Malungkot si Ana dahil wala siyang anak. Nagdasal siya at binigyan siya ng Diyos ng anak na lalaki, si Samuel. Siya ay puno ng pasasalamat, kaya ibinigay niya si Samuel sa Diyos upang pagsilbihan siya. Iniwan ni Ana ang kanyang anak sa templo kasama ng paring si Eli. Tinulungan ni Samuel si Eli na nu'y matanda at bulag na. Natutulog siya sa tabernakulo habang si Eli naman ay sa kalapit na kwarto. Isang gabi, narinig ni Samuel na may tumawag sa pangalan niya. Tumayo siya at tumakbo papunta kay Eli. Narito na po ako! Sabi niya. Hindi kita tinawag. Sagot ni Eli. Matulog ka na ulit. Natulog muli si Samuel. Narinig niya ulit ang pangalan niya. Tumakbo si Samuel papunta kay Eli. Narito na po ako! Sabi niya. Hindi kita tinawag. Sagot ng antok na si Eli. Matulog ka na ulit. Huh? Nang marinig ni Samuel ang boses sa pangatlong pagkakataon, sinabi ni Eli na mula sa Diyos ito. Kapag tinawag ka niya ulit, sabi ni Eli, sabihin mo, magsalita ka, Diyos ko, nakikinig ang iyong lingkod. Kaya yun ang ginawa ni Samuel. Samuel, sabi ng Diyos, maaari ba kitang maging propeta at ipahayag mo ng tapat ang mga salita ko sa aking mga tao? Opo. Sagot ni Samuel. Kaya sumunod siya hanggang sa tumanda siya. Mm-hmm.